Hello everyone, it's me Mark and I'm here again to share with you guys my journey sa pagiging USRN. So katulad nga ng sinabi ko sa previous vlog ko noong nakaraan na isa-share ko sa inyo kung paano ako pumasa ng pagiging USRN. So pasensya na kayo sa itsura ko guys dahil ngayon ko lang naisipan gumawa ng vlog ulit at kakatapos ko lang maligo and skincare kaya ganito yung itsura ko. So, let's start guys. And bago nga pala ang lahat guys, hindi nga pala to sponsored. So walang mga nag-sponsor sa akin ng mga review center or ng mga applications for review sa NCLEX. So walang nag-sponsor sa akin. So lahat ng to binili ko ng sarili kong pera and talagang nag-invest ako sa pagiging USRN ko. So, mag-start tayo. So, unang-una guys, paano nga ba ako pumasa? Siyempre, kapag ka mag-e-exam ka, you must have the commitment, goals, and dedication. Of course, kahit na nagtatrabaho ka, kahit na nag-aaral ka, kahit na may mga ginagawa ka na kung ano-ano, you must have the commitment to pass the exam or commitment para mag-aral. Kasi if you don't have the commitment, yeah, wala lang, nakatambay lang dyan yung mga reviewers mo and mahirapan kang pumasa sa NCLEX. So dito, kailangan talaga committed ka, magkakaroon ka ng time para manood ng mga videos and magsagot-sagot ng mga Q-banks kasi kung hindi guys, mahirapan talaga kayo sa NCLEX ninyo. So ang ginawa ko guys, nag-set ako ng commitment talaga na everyday kailangan maka 2 sets ako ng Q-banks ng 85 questions na sinasagutan. So kapag may pasok naman ako sa work, may duty ako, ang ginagawa ko kahit one set lang ng 85 questions ang sinasagutan ko, pero as much as possible tinatapos ko talaga siya at nire-review ko yung rationale. Siyempre, kailangan ninyong may goal. So iisa lang naman ang goal natin eh siyempre makapasa at maging USRN na at of course makapunta rin tayo sa US soon. So yun yung pinaka ultimate goal ko talaga na maipasa at makapag-apply na ako to US at makasecure din ako ng priority date para sa aking visa. And then of course dedication, kailangan dedicated kayo sa pag-aaral talaga kahit na sobrang pagod kayo sa work or ang dami-daming ginagawa, nandyan pa rin yung dedication ninyo para mag-review, magsagot ng Q-banks and manood ng mga review lectures. And yun, ako nga pala guys, nag-work nga pala ako as a nurse sa isang hospital. So habang nag-work ako guys, nag-aaral pa rin talaga ako. 12 hours a day ang aking duty. So imagine 12 hours na nag-duty ka, sobrang nakakapagod talaga nun, lalo na pag uwi mo ng bahay, pagod ka na talaga, ganun, sobrang drained ka na. Pero as much as possible, nagsasagot talaga ako ng Q-banks ng 85 questions. Kung hindi ko man matapos yon, pagkagising ko ng umaga, sasagutan ko ulit yon. And of course, sa pagdating naman sa mga off ko, kasi usually 3 days ang pasok ko, then may 3 days akong off or sometimes 4 days, minsan 2 days lang din yung pasok ko, then I have 3 days off. Sa mga off ko talaga, dinededicate ko talaga yon sa panunood ng lectures and pagsagot ng Q-banks. Sobrang binibigyan ko talaga ng time ang sarili ko para magsagot ng Q-banks. Kahit 3 beses, tinatry kong makapag-sagot ng 3 sets ng 85 questions. Pero kung hindi na talaga kaya, hanggang 2 sets lang ng 85 questions. And ang pinaka-importante doon, aaralin mo talaga yung rationale. Ano nga ba ang mga tools na ginamit ko sa pag-aaral? Of course, nandyan ang aking iPad. So very important yung iPad ko and Apple Pencil nandyan din. And also, bukod sa iPad, meron din akong laptop. Yun, ginagamit ko yung laptop ko rin para manood ng mga videos. Then habang nanonood ako ng videos sa laptop ko, nag-aano rin ako sa iPad ko. Nag-notes ako sa iPad ko and yung slides na
pinrovide ng aking reviewer, yun, binibilug-bilugan ko siya, pero minsan hindi ko na nababalikan, pero yun, binibilugan ko siya, basta may maisulat lang ako para mas ma-retain pa rin sa akin yung mga inaral ko. And then, next naman, andyan yung AirPods ko. So, yung AirPods ko, sobrang essential talaga nito kasi dun sa pag-aaral ko, sometimes nasa, for example, coffee shop, kahit hindi naman ako nagkakape, nasa coffee shop ako, then nag-aaral ako, gusto ko yung AirPods ko nakakonect pa rin sa tenga ko and naka-noise cancellation siya. Kasi para hindi ako madistract sa mga loud noises. And habang nag-aaral ako, or pag nanonood ako ng lecture, yun, naka-noise cancellation siya. Pero pag nagsasagot na ako ng cue banks, hindi naman ako mahilig makinig ng music habang nag-aaral or nagsasagot kasi nadidistract talaga ako. So kapag ka nagsasagot ako ng cue banks and naka-AirPods ako, noise cancellation pa rin talaga yung pinipili ko para sobrang concentrate talaga ako sa pagsasagot. And ma-practice ko yung sarili ko sa mismong testing center na tahimik talaga and no distractions at all. Then guys, ano nga ba ang mga reviewers na ginamit ko? So i-share ko sa inyo kung ano yung mga reviewers na ginamit ko. Unang-una sa lahat, Archer. Yes, Archer talaga. As in, ewan ko guys, yung Archer talaga yung nagpa-build ng concept sa akin kasi pinapanood ko yung mga videos niya guys, and then meron silang calendar doon na parang 12 weeks or 1 month, parang ganun na calendar na isiset mo siya. Then hindi ko naman talaga siya sinusundan each day na ito yung papanoorin ko or ito yung sasagutan ko. Parang guide ko lang siya to check yung mga topics na dapat kong panoorin. For example, for this day, mapapanoorin ko ang fluids and electrolytes. Then, yung next kong lecture is cardiology or cardio. Yan, papanoorin ko talaga. Then, dun ko nasusundan yung calendar sa mismong topics lang. Pero hindi ko talaga siya sinundan na yung pinaka-calendar niya talaga. Yung pinaka-topics lang talaga yung pinaka-sinundan ko dun. And then, may mga bagay din or may mga topics din akong hindi talaga inaral. Like, the pharmacology, grabe. Kasi 3 parts ang pharmacology dun. Then, 3 hours per video. So, sobrang haba nun. And naisip ko naman, may pharma naman each topic or each system talaga. Kaya doon ko na lang din inaral yung pharmacology. So hindi ko na inaral yung pharmacology doon. Pero depende pa rin sa inyo kung aaralin nyo yung pharmacology. And yun, pinaka ayaw ko talaga ang pharma. Pero syempre very important yun pagdating sa per system. Kasi dapat alam na alam ninyo ang pharmacology ng bawat topic. And then of course habang nagsasagot ako nung mismong exam day ko sa NCLEX ko, pag nagsasagot ako, para lang akong nagsasagot ng Archer, promise guys. Kaya Archer lang talaga tong inano ko, pinili ko talaga. Sobrang, sabi ko habang nag-exam ako, ha, parang Archer lang naman yung sinasagutan ko. And by the way guys, it doesn't mean na parang Archer yung sinasagutan ko, same question sila. So the way na magtanong si Archer is same sila ng way kung paano magtanong si NCLEX mismo. Kaya sobrang hindi ako nagsisay na Archer talaga ang inaral ko at pinagpraktisan ko sa mga cue banks. Next one is simple nursing. Simple nursing guys, kung sobrang nalilito kayo, kasi ako may mga parts na nalilito ako, for example sa hypothyroidism and hyperthyroidism. So napagbabalibaliktad ko na sila. So manunood ako ng simple nursing para mas mapadali sila sa akin i-memorize, kasi meron silang mga memory tricks na madaling tandaan. Kaya sobrang natutuwa talaga ako sa simple nursing. And then ABG, ang dali-dali lang aralin ng ABG sa kanila, fluids and electrolytes, sobrang dali
Balidan, and madaming topics na sobrang dali. So, nag-subscribe din ako dito. Parang mga nasa less than 1,000 lang naman siya, or 1,000 plus lang yung Simple Nursing. So, very nice din na mag-invest kayo with Simple Nursing. Next, bootcamp naman. Nag-subscribe din ako sa bootcamp dahil kung makikita ninyo, dahil sabi ko, sa Archer kasi, nagre-readiness exam ako. Dun sa readiness exam ko, puro high, very high, 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 high. Baka kasi iniisip ko na baka nakabisado ko na yung tanong, kaya ako nag-high, very high. So, nag-subscribe ako sa bootcamp para i-verify kung ano talaga siya, kung nakabisado ko lang ba yung mga tanong, yung mga sagot. So, ayun nga, iba din yung way na pagtanong ni Archer, and iba din yung way nung pagtanong ni bootcamp. Kaya ayun, na sobrang natuwa ako dahil magkaiba talaga sila. So nakampante or umani yung pakiramdam ko na ay, hindi ko pala nakabisado si Archer. So tama nga talaga na medyo confident na ako sa pag-take ng exam ko. And by the way guys, nag-bootcamp ako siguro mga 2 weeks or 3 weeks prior my exam. Kasi gusto ko talagang i-verify, baka nakabisado ko lang yung mga tanong or sagot. Kaya ang ganda ng results sa readiness ko with the Archer. Kaya 1 or 2 weeks prior nag-exam, nag-bootcamp ako. And mura lang din siya guys, mga nasa 1,000 pesos lang din siya. And meron siyang 4 readiness exam. And last one, Mark Klimek. Mark Klimek ako, pero ang pinakinggan ko lang is the episode 12, and pinakinggan ko siya siguro mga 1 week prior my exam. Pinakinggan ko lang siya ng mga 3 beses kasi nandun ang prioritization and delegation na lecture, kaya sobrang okay siya pakinggan once na or pakinggan nyo siya 1 week prior the exam. Sobrang makakatulong si Mark Klimek. Hindi ko na pinakinggan yung ibang videos niya, yung last topic lang talaga, which is the episode 12 lang talaga yung pinakinggan ko. So habang nagdadrive ako or habang wala akong masyadong ginagawa, pinapakinggan ko lang talaga yon. And I think mga 1 hour lang yata yung lecture na yun guys, kaya sobrang worth it na pakinggan si Mark Klimek, especially the episode 12. And then guys, paano ko ba na-utilize si Archer? So si Archer, yun nga, pinanood ko yung mga videos niya, and each topic ang ginagawa ko is nagsasagot ako ng tutorial. So yung tutorial na yun, siniset ko siya. For example, nag-aral ako for cardio for this day. Then isiset ko yung tutorial ko na Q-Bank to cardio. So lahat ng mga cardio lalabas lang na topics. Then para yung mga yung mga na-lecture kanina na pinanood ko at pinakinggan ko, tignan ko kung na-retain ba or meron ba akong naintindihan. So doon ako magsasagot doon sa specific topic na talaga na yun, which is the cardio. Then pipiliin ko lang. So yung buong 85 questions na yun, lahat puro cardio and tutorial siya. Tutorial means once na sinagutan mo siya, lalabas agad yung correct answers, and lalabas din yung rationale niya. And then Since natapos ko yung lahat ng mga topics niya. By the way guys, yung binili ko sa Archer, meron siyang videos, meron siyang reset. So yung reset is magre-reset talaga siya na parang magiging bago ulit yung Archer nyo. So yung mga sinagutan mo before, magba-back to zero ulit yon. So ako, chinotorial ko muna lahat, naubos ko yung mga questions sa tutorial. Kaya nag-reset ako. And not only that guys, hindi lang tutorial ang ginawa ko doon, nagre-readiness din ako and nag-e-exam din ako ng CAT. So papakita ko sa inyo kung gaano kapangit yung scores ko or yung
yung readiness exam ko. So kung makikita ninyo, ang daming low chance of passing. Meron ding high, kakaunti, may borderline din. Pero sobrang sabi ko, parang sabi ko sa sarili ko, shucks, papasa ba ako? Parang ganun. So ang ginawa ko guys, nag-reset na ako. So pagka-reset ko, pinanood ko muna yung 3 days lectures ng Archer kasi merong 3 days doon. At ang ginagawa ko, pag nanonood ako, tina-times 1.5 or times 2 ko siya para mas mabilis yung lecture. And for me kasi mas effective siya sa akin. Inaanto kasi ako pag masyado mabagal yung nagsasalita. So yun yung ginawa ko, tina-times 1.5 or times 2 ko siya yung 3-day course niya na crash course na lecture. Pinanood ko talaga yon. Then after that, sagot ako ng sagot ng readiness hanggang sa ganito na yung maging score ko, diba? So parati na akong high, very high. Nagkaroon lang ako ng borderline sa gitna, pero that's fine. Ang saya ko lang dahil puro high and very high yung nakikita or yung nakukuha kong scores. And then pagdating naman sa CAT or yung computer adapt test, puro pass naman siya. Ang sabi nila, once na nakakuha ka ng 4 consecutive pass sa CAT and 4 consecutive din sa readiness na high or very high, mag-take ka na daw ng exam mo guys. Kasi yun na daw yung sign na ready ka ng mag-exam and papasa ka. And then, ayun nga guys, talagang as much as possible, tinry ko talaga magsagot ng readiness exam. Kasi dito ko nag-gauge yung sarili ko kung nasaan na ba ako, kung kaya ko na ba, kung gano'n nakarami yung alam ko. So, kaya sobrang natutuwa talaga ako guys na yung readiness ko is parating high chance of passing or very high. Kaya sobrang natutuwa ako. Noong time na yan, talagang sabi ko sa sarili ko, noong nakakakuha na ako, noong first week ko na sunod-sunod na yung high, very high ko, nag-schedule na ako ng exam. Guys, mas okay na mag-schedule na kayo ng exam kasi mas mamamotivate talaga kayo mag-review. Kasi kung wala pa kayong schedule ng exam at nandyan lang yung Archer ninyo, wala, hindi talaga kayo makakapag-aral talaga. Kailangan meron kayong schedule ng exam para mas ma-motivate kayo na mag-review na. Kasi kung wala pa talaga, wala, hindi talaga kayo makakapag-start mag-aral. Ayun nga guys, so ito lang talaga yung mga ginamit kong materials for the review. Nag-try akong mag-enroll sa isang review center pero hindi ko siya nagustuhan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi unang-una sa lahat, Tagalog yung lecture. Well, sa akin kasi mas nasanay talaga ako sa English kapag nakikinig ng lectures. And mas na-absorb ko siya kaysa sa may nagtatagalog. And yun, hindi ko siya masyadong maintindihan doon. And parang yung approach din nung review center na yun is parang pang local board exam or NLE. Hindi siya parang pang NCLEX talaga. And ang pinaka-ayaw ko pa talaga doon is nagsusulat siya. By the way guys, online lang pala to. So recorded, pre-recorded lecture. Meron din silang live. Pwede ka rin mag-attend. Pero usually recorded yung pinapanood ko. Then ang ano pa doon guys, ang pangit ng sulat. Sobrang pangit ng sulat guys. Mas okay pa sa akin na yung slides yung nakikita ko sa lecture compared sa nagsusulat pa. Kasi ako, huwag na siyang magsulat kasi sobrang pangit talaga ng sulat. As in, hindi siya nakaka-motivate mag-aral at hindi siya nakaka-motivate na makinig sa lecture niya. Pagka ganun na ang pangit ng sulat. At eto pa guys, ang pinaka-ayaw ko talaga, as in, habang nasa kalagitnaan ka ng lecture, biglang, sir,
gusto ko lang po pala mag-thank you dahil pumasa na ako, ganyan-ganyan. Sobrang daming testimonials, guys. Parang after 5 minutes pa lang ng lecture, testimonial na naman. Parang mas marami pa yung testimonial kesa sa lecture. Sobrang, yun yung pinaka-ayaw ko talaga. Sobrang, nakaka-cringe talaga. Sobrang ayaw na ayaw ko talaga. Kaya hindi ko nire-recommend yung review center na yun. And wag na kayo mag-review center, mag-archer na lang kayo. Kailangan ninyo talaga mag-invest sa magandang materials. Dahil kung hindi, alam naman din natin yung magiging resulta. Mas maganda mag-invest kayo sa magandang materials. Okay na yung medyo mahal, pero yung quality naman and yung ibinibigay sa inyong lectures is maganda. Kaya mag-archer na lang kayo. Nandyan din si Simple Nursing. Nandyan din si Bootcamp kung gusto ninyo rin. Pero ako for verification lang si Bootcamp dahil nga baka nakakabisado ko na. Pero yan, for verification lang siya. And then Mark Klimek. And then lastly, very important is mag-pray lang kayo, guys. Trust him. Sobrang mag-pray lang talaga kayo. And then iset ninyo yung mindset nyo na papasa kayo, na magiging USRN na talaga kayo. And yun lang dapat yung ano ninyo, mas okay na naka-mindset kayo sa lahat-lahat. I-manifest ninyo na maging USRN na talaga kayo. And yung wallpaper ko rin is parang nakalagay doon past. So, naghanap ako online ng mga parang yung quick results nila. Then, inedit ko past. Parang ganun. Or yung past talaga. Talagang zinom ko siya sa wallpaper ko, guys, ng phone ko. Para yun at yun lang din talaga yung nakikita ko. Sobrang malaking tulong talaga yun. And yun lang, guys. I hope na sana makatulong sa inyo itong mga tips na binigay ko sa inyo. And wishing you all the best na makapasa din kayo at maging USRN na rin kayo para makamit ninyo yung ultimate goal ninyo na makapagtrabaho sa US. And yun lang, guys. Gusto ko lang din talaga i-share sa inyo lahat-lahat ng mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. So kung may mga questions kayo, let me know sa comment section para gawan ko ng separate videos. And thank you so much, guys, for the support. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para mas ma-notify kayo sa mga new videos ko. Again, it's me, Mark, and thank you so much for the support. Bye!